gagawin natin ngayon, yung umuusok na supremo, bali kumakain na siya ng langis. Bubuksan muna natin para makita natin kung ano yung nagiging sanhi ng usok niya. Ayan, baklasin muna natin yung mga unang tatanggalin natin, tulad ng tambocho, tapos yung cylinder head cover, carburetor, cylinder block, sa cylinder head, yan ang mga tatanggalin natin para makita natin kung saan nagagaling yung usok, kung bakit umuusok. Yung sinyalis na may tama na yung piston natin kaya umuusok. Yung piston may tama, may kayod na. Tapos ito, nadami na rin tong piston ring. Ito yung mga isa sa papalitan natin, ang piston sa piston ring. Tapos ito pa yung isang nadamay. At dito natin makikita pagka nabuksan talaga yung makina. Kaya hindi tayo pwedeng mag-base lang sa iisang kuwan lang. Umuusok piston na agad o di kaya cylinder block. Minsan mayroon pang dumadagdag na issue, mga sira tulad nito, sira na yung kuwan niya, tensioner guide. Ito yung isa sa papalitan natin, kaso i-alteran pa natin to. Tapos mapapansin nyo din yung ano, yung sa may cylinder block nyo, may kayod na. Ayan. E obligado, papaldam din natin to, di kaya nire-report natin. Pero kung may budget naman, pinala natin ng bago. Pero kung wala pa namang budget, pwede rin natin itong ipareport pa. Tapos ito naman yung cylinder head nya. Check din natin to, baka may issue para kung sakaling kuan maipilian natin ang parts. Dito bali ang papalitan lang natin dito, bulb seal, lakos sabay linis lang ng mga balbula. Ito lilinisan natin to dahil masyadong marutong na. Kaya kung mapapansin nyo, sobrang itim yung block dahil napababayaan ito sa langis. Kaya doon nagkakaroon siya ng sira. Doon siya umuusok. Dahil hindi na nasusunod yung maintenance niya ng pag-change oil. Kaya dapat every 2,000 km o di kaya buwan-buwan, nag-change oil tayo.
kasi yung langis, mura lang naman yung langis, mapapamahal tayo pagka nasira. Kaya mas maganda, langis na lang yung papalitan natin lagi kaysa magpapalit tayo ng parts tapos mababawa pa yung makina. Hindi lang block o hindi lang piston o tensioner ang maisira, pati yung clutch lining maisira din. Minsan bumibigay pa yung connecting rod, saka palit din tayo ng bearing dun. Kaya ugaliin lang natin na palagi tayo nag-change oil. Ito yung bagong timing chain, pinalitan din natin. Ito yung tensioner na luma, nasira, tapos ito yung papalit natin bago. Ito yung luma, ating bago. Piston na ilalagay na rin bago. Ito yung luma. So wala pang piston rin kakabit, ikakabit natin yung ring niya. So yung bagong piston ring. Unahin natin yung oil ring. Salamat. Mapapansin nyo, magkaiba yung kulay ng piston ring. Tapos, may mga number dito. May number dito. Yan ang iibabaw natin. At yung itong itim na to, sa gitna.
gitna. Ano. Asun puti, stainless, may number din dito, o may pangalan, sa ibabaw din. Kailangan hindi magkatapat itong gatla. Kailangan salungat dapat. Ayan. Ito yung piston pin. Bago rin ito. Tapos makikita rin natin dito, may nakasulat na in. Ibig sabihin, dun yan sa may intake valve, sa may carburetor, ganito dapat. Eh, bago natin i-tabit ito, lagyan muna natin ng amis para mas mabilis. Tapos lagay natin yung isang piston pin lock. Ito yung piston lock na. Galit tayo ng clutch. Natin. Ayun, pagka nagkakabit tayo ng piston lock, lagi po natin lagyan ng basahan dito para kung sakaling magkamali tayo ng pagsalpak, masasalo ng basahan, hindi po malalaglag doon sa loob. Gamit tayo ng flat screw. Mas mabilis magbalik pag inuna natin dito sa baba. Kasi medyo mas angat dito. Mas mabilis natin maitulak. Tapos lagyan natin ng langis para hindi masugatan yung bagong ilalagay natin black. Ito yung bagong black. Standard pa rin. Ito yung bagong gasket. Lalagay natin. Kaya naglagay tayo ng bagong gasket, huwag na natin lagyan ng silicone gasket. Kung sakaling magkamali tayo ng pagkakabit, hindi maisira yung gasket. Hindi naman po tatagos yan kasi bago yung gasket natin. Yung bagong block natin, lalagyan din natin ng langis. Masikip dahil bago. Gagawin natin dito sa cylinder head. Palit tayo ng palusin.
natin pati yung valve seal, tatanggalin muna ito. Yung anas lang natin ito. Medyo magkahiwalay. Dalawa din yung spring niya. Ito yung itong kanya, valve seal. Papalpan natin ito. Kailangan natin i-grinding kung pang ito sa ating pa para mas lumabas tao lang ano kailangan ng singaw meron tayo ng grinding kung pang yung finishing. Hindi naman balok ito yung balok mula. So, gamit tayo ng push. Matanggal yung carbon at lalapat siya masyado. Kaya ginagat ko natin. So, pati isa. Once na nag-valve lapping ko ka, kailangan ang ugasan natin na higit. Kasi yung grinding kong pala delikado sa mga yun tumahali sa langis. Pahangin natin para matanggal yun. Naiiwang pang grinding kung pang. Power doon. Thank you.
yung bagong bags na itatabit natin. Same lang din ng TMX 155. Bago natin ilagay ito, lalagyan mo natin ang oil. Napapansin nyo, mas malaki yung intake sa exhaust. Ito yung intake. Punta carburetor. Tapos tandaan sablan din itong exhaust. Screens, valve lock. Tutulak lang din yung valve lock. Tapos yung gamit tayo nito. Sabay din. Tapos madaling ibalik pagka may kalang sa ilalim. Ilagay sa makina. Tapos balik na natin yung shingle. Tapos balik natin yung cylinder head. Tapos, pabalik natin yung tumbler. Bago natin ibalik to, i-update muna natin. Bubukas mo tayo dito. Sorry. Natin.
lalapat natin dun sa little T. Makikita nyo dyan, may little T. Tapos buhit. Yan, tapid mo. Kailan makita nyo yan sa labas. Tulad na natin yung correct. Kung mapansin nyo, may guide din dito sa taas. Dito na lang tayo magbabas yan. Kailangan tapat din dito. Kaya tapat yan. Tapos dito sa sprocket chain, mayroon ditong guhit. Tapat din dito. Para makuha natin yung timing. Tapit natin. Yan, dapat ganyan po yung timing ng timing chain sa kakam para pag i-start natin, start agad. Tapos balik na natin yung tensioner. Bago natin ibalik yung tensioner, nilubog muna natin to. Kasi pagka hindi natin nilubog to, hindi natin may papasok, hindi natin may tektornery. Dapat ganyan po. Saka natin ibalik. Para lumapat. Tapos kung nakikita natin ito nilo, saka natin luwagan yung tensioner. Sa ating luwagan yung dito sa gitna para maitulak nyo yung tensioner ay yung timing chain guide. Balik natin yung takip niya. Balik natin yung head cover. Palit din tayo ng shifting gear indicator. Papalitan natin. Yung shifting indicator niya. Ng flat screw para mahugot natin. Ito yung tinatawag na shifting indicator. Gagawin naman natin, papalit tayo ng cuts lining. Thank you.
gasket rider. Saan ba meron dito?